Sa wakas, sinagot mo na rin ate. Nasaan ka na ba? Malapit na magsimula ang kasal mo. Narito na kanina pa magiging in-laws mo pati groom. Hinahanap ka na nila, nasaan ka na ba? Bungad ni Gretchen sa kanyang kapatid na si Eunice nang bigla itong tumawag. Natataranta na siya dahil ngayong araw ay kasal na ng ate niya pero wala pa rin ito. Naroon siya sa labas ng simbahan. Kanina pa itong hinihintay. Malapit na ang itinakdang oras at ang mga bisita ay nagsipasok na lahat sa loob ng simbahan. Maging ang groom at ang pamilya nito ay nasa loob na rin. Ang bride na lang talaga ang kulang. I'm sorry, Gretchen. Sagot ni Eunice sa kabilang linya. Nagtaka si Gretchen at nagsimula ng kabahan. Bakit ka nagsusorry, ate? Nasaan ka na ba kasi? Pupunta ka rito, hindi ba? Hindi na. Kasama ko na ngayon si Marcus. Napakunot ang noo ni Gretchen sa binanggit nitong pangalan. Sa pagkakaalala niya, ang sinasabing Marcus ni Eunice ay ang matalik na kaibigan nito na isang bading. Bakit mo kasama si Marcus? Hindi naman siya ang makeup artist mo ah. At anong hindi ka pupunta dito? Nahihibang ka na ba ate? Naghihintay ng lahat sa'yo. Ate, kung ano man ang pinaplano mong iyan, pakiusap, huwag mo nang ituloy. Sorry talaga Gretchen. Pakisabi na lang sa kanila na hindi ko kayang pakasalan si Chase. Tukoy ni Eunice sa groom. Ate naman! Huwag kang padalos-dalos! Wait, susunduin kita. Saan ang lokasyon mo ngayon? May pangako ka kay Chase, diba? Kaya bakit bigla ang nagbagong isip mo at sa araw na ito pa? Hindi kaya ng konsensya ko, Gretchen. Naging nobyo ko lang si Chase dahil sa pera niya. Kung hindi dahil sa pera niya, ay hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral ni Marcus. Hindi rin ba ding si Marcus? Nagpanggap lang siya upang hindi mabistong relasyon namin. Ginagamit ko lang si Chase at ngayon ay sumusobra na yata ako. Hindi ko na siya kayang lokohin. Napakabait ni Chase, kaya tatakas na kami ni Marcus. Siya ang totoong mahal ko. Ikaw na ang bahala riyan na magpaliwanag na wala nang magaganap na kasal. Inaasahan kita, Gretchen. Sige, bye. Iyon ang mga huling sinabi ni Eunice bago nito ibinaba ang tawag. Hindi na namalaya ni Gretchen na tumutulo na pala ang luha niya. Hindi siya makapaniwala na ang kapatid na matagal na walay sa kanya ay magiging sakim at kayang manloko ng iba. 22 anyos na si Gretchen at matanda lamang ng 2 taon si Eunice sa kanya. Sa loob ng simbahan ay makikita ang pag-aalala mula sa mukha ni Mrs. Anderson. Malapit nang magsimula ang kasal ngunit ang bride ng kanyang anak ay wala pa rin. Naawa na siya sa anak niyang si Chase na tahimik na hinihintay ang mapapangasawa nito. Ilang saglit pa ay naagaw ang atensyon niya ng kanyang panganay na anak na babae, si Chelsea. Lumapit ito sa kanya at hinila siya papunta sa hindi mataong sulok upang sabihin ang impormasyong hindi nararapat marinig ng iba. Mama, habang pupunta rito ang asawa ko ay nakita niya po si Eunice na kasama ang isang lalaki. Paniguradong hindi yun sisipot. Tumakas na siya. Confirmed na pera lang ang habol niya kay Chase, ma. Agad na sumama ang timpla ni Mrs. Anderson sa narinig mula sa panganay na anak. Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko. Noon pa man ay may kutob na ako na hindi mapapagkatiwalaan ang babaeng iyon. Kawawa naman ang anak ko. Anong gagawin natin? Paniguradong masasaktan siya kapag nalaman niya ito. Di bapot na nga ako si Chase na magpapa-opera siya pagkatapos ng kasal? Mama, hindi na niya gagawin yun kung hindi matutuloy ang kasal ngayong araw. Kailangan nating gumawa ng paraan habang may oras pa. Namutla si Mrs. Anderson nang maalala ang sinabi ng anak. Ang anak niyang si Chase kasi ay bulag. Resulta ng isang car accident 2 taon na ang lumipas. Kinakailangan niyang mag-isip ng paraan. Hindi niya hahayaan na hindi maoperahan ang anak niya. Lumingaling nga ang ginang sa paligid nang bigla ay may ideya na pumasok sa utak niya. Chelsea, di ba nandito ngayon ang kapatid ni Eunice? Opo mama, why are you asking? Gusto niyong ipasundo ang ate niya sa kanya? No, we need her. Siya lamang ang natitirang alas para makakita ulit ang kapatid mo. Hanapin natin siya rito. I need to talk to her. Kung ano man ang plano niyo mama, don't worry. Susuportahan ko po para sa kapatid ko. He suffered enough.
Thank you, Chelsea, iha. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, ay lumabas sila ng simbahan upang hanapin si Gretchen na kasalukuyang nasa labas pa rin. Gusto ng dalaga na pumasok sa loob ng simbahan at i-anunsyo na hindi na darating ang inaasahang bride. Ngunit ang pagkaawa niya sa groom ang pumipigil sa kanya. Hindi pa niya nakikita si Chase Anderson sa personal. Tanging sa larawan lang. Sa katunayan, ay kahapon lang sila nagkita ulit ng kapatid niya dahil nga ikakasalito. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet ang groom nito. Annulled ang parents nila ni Eunice, kaya napagkatian silang dalawa ng magulang nila. Dahilan kung bakit ilang taon silang nagkahiwalay. Pero base sa naririnig niya, ay bulag ang nobyo ni Eunice. Rason kung bakit madali itong naloko ng ate niya. Excuse me? Ikaw ba si Gretchen Pablo? Sister of Eunice Pablo? Anang isang tinig sa likuran ni Gretchen na nakakuha ng atensyon niya mula sa pag-iisip. Nilingon niya ito at agad na nakilala ang may katandaang babae. Iyon ay ang ina ng groom ng ate niya na minsan niya nang nakita sa litrato. May kasama itong isa pang babae na kamukha nito na siguro ay kapatid ng groom. Ako nga po, may kailangan po ba kayo, Mrs. Anderson? Salamat naman at nakilala mo ako. Hindi na ako mahihirapan na kalad ka rin ka. Mabilis na lumapit ang mga ito sa kanya at hinila siya papasok sa isang kotse na pag-aari ng mga ito. At mabilis pinatakbo iyon ni Chelsea. Saan niyo po ako dadalhin? Mrs. Anderson, ano pong ibig sabihin nito? Nag-aalalang tanong ni Gretchen sa ginang. You have similar sound of voice and you look exactly like her. Same height din kayo ng babaeng gold digger na yon. Mabuti naman, hindi ka na madaling mabibiso dahil dyan. Huwag kang mag-alala. Pagbabayaran mo lang naman ang ginawa ng ate mo sa anak ko. Nanlaki ang mata ng dalaga sa narinig mula sa ginang nakatabi sa backseat. Hindi siya makapaniwala. Alam na ng mga ito ang tungkol sa panlulokong ginawa ng ate niya at ngayon ay siya ang sinisingil. Hindi ko po alam at hindi ako kasabot ni ate sa mga pinaggagawa niya. Pero sorry po sa lahat. Naghirap lang po si ate nung mawalay sa amin kaya niya nagawa yon. Patawarin niyo po sana siya. Hush, hindi naman kita sasaktan at patatawarin namin siya sa tulong mo. I know you're aware about my son's condition. At sa katunayan ay hindi ako pabor sa ate mo. Pero nagpumilit si Chase at nangako sa amin na kapag hahayaan namin siyang ikasal kay Eunice, ay ipapa-opera niya ang kanyang mga mata. Even in the first place, Eunice was the reason why he became blind. Kakahabol ni Chase sa kanya noong nag-away sila, kaya na-aksidente ang anak ko. Ngayon na sumama na sa ibang lalaki si Eunice, ay natatakot ako na baka hayaan na lang ng anak ko na mamuhay siya sa kadiliman habang buhay. Kung ganun po, ano bang gusto niyong gawin ko? Kung ipapabalik niyo sa akin si ate ay hindi ko po magagawa yun. Matigas ang ulo ng ate ko. Mahirap siyang ibalik dito. Kinumbinsi ko na siya kanina pero nagmatigas siya. No, hindi yun ang gagawin mo. We're actually going to my friend's near boutique. Doon ay bibilhan kita ng ready-made wedding gown. Kailangan mong palitan ang ate mo sa altar kasama ang anak ko. Po? Pakiulit po? Ikaw ang papalit sa kapatid mo ngayong araw upang pakasalan ng anak ko, Gretchen. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gretchen sa kanyang narinig. Matagal niya pang tinitigan ang ginang. Nagbabaka sakaling nagbibiro lamang ito. Ngunit seryoso talaga ang mukha nito na ikinailing-iling na lang niya. Hindi ko po magagawa yan. Hindi ko pa nga po nakikita ang anak niyo sa personal. Pakiusap, iba na lang po. Ibang paraan na lang po. Oo, gagawin ko ang gusto niyong ako magbayad sa mga kasalanan ni ate. Kaya kong maging utusan niyo hanggang sa mabayaran ko ang mga ginawa niya. Pero Mrs. Anderson, ang maikasal sa taong hindi ko kilala at mahal ay hindi ko kailanman naisipan. Bigyan niyo na lang po ako ng ibang gagawin. Nakikiusap ako. Huwag lang ang magpakasal. Bata pa po ako at marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. No, pumili ka. Ipapahanap ko si Eunice at ang nobyo niya upang ipakulong o gagawin mo ang inuutos ko. Wala akong hindi kayang gawin, Miss Pablo. Napahagulhol na lamang si Gretchen sa loob ng kotse.
nahihirapan siyang pumili. Ayaw niyang makulong ang ate niya, pero ayaw naman niya na siyang makulong sa responsibilidad na hindi dapat sa kanya ibinibigay. Hanggang sa nakarating na sila sa isang butik, ay hindi pa rin siya nakakapagdesisyon. Ilang segundo pa ay hinawakan ni Mrs. Anderson ang kanyang mga kamay. Tila na himasmasan na ito. Pakiusap, iha. Ikaw na lamang ang pag-asa ko. May hinahon ang sabi ng ginang. Pangakong hindi ko gagalawin ang ate mo pagkatapos nito. At gagawin ko rin ang lahat upang gumanda ang kinabukasan mo. Just help my son. He's dreaming to be a successful film director. And it will never happen without his sight. At kailangan din siya ng pharmaceutical companies namin. Kung marami kang pangarap, marami ding pangarap si Chase. Pero natatalo siya ng pagmamahal. At kapag nalaman niyang niloko siya ni Eunice, natatakot akong baka pati buhay niya ipabayaan na niya. Please, iha, help us. I promise na kapag naoperahan na siya sa mata, ako mismo ang gagawa ng paraan para maanal ang kasal niyo. Plus, bibigyan pa kita ng malaking halaga. Hindi ko po kilala ang anak niyo. Baka madali niya akong mabuko. Tutulungan ka namin sa pagpapanggap mo. Please, pumayag ka na. Ang ba makaawang mga mata ng ginang ay ang dahilan upang tuluyan ng sumuko si Gretchen. Naisip na lamang ni Gretchen na siguro ay yun ang nakatadhana sa kanya. Ang maging hindi inaasahang bride ng isang bulag na bilyonaryo. Kung gaano kabilis silang nakabili ng wedding gown na bagay kay Gretchen, ay ganoon din sila kabilis na nakabalik sa simbahan. Pagkarating nila roon, ay agad na sinimulan ang kasal. Ladies and gentlemen, here comes the bride! Anunsyo ng wedding organizer na naroon kasabay ng malumanay na musika mula sa piano. Nanginginig ang mga kamay ni Gretchen habang hawak ang bouquet of flowers. Marahan ang bawat takbang niya habang papalapit sa nakangiting groom sana ng kanyang ate. Namumugto ang mga mata niya. Mabuti na nga lang at nakabelo siya at kahit ang galing niyo ni Chase ay hindi pa rin ito makikita na galing siya sa labis na pag-iyak. Pagkalapit niya sa groom ay napatitig pa siya rito ng matagal bago tumabi rito. Hindi man malinaw dahil sa veil ay nakikita niya ang kakisigan ng lalaking mapapangasawa. Halatang may lahi itong kano. Ang akala ko, hindi mo na ako sisiputin, Eunice. May himig ng pagtatampo sa boses na bulong ng lalaki na ikinatindig ng balahibo ni Gretchen. Ang laki ng boses nito at may pagkapaos pa akong magsalita. Bakit ko naman yung gagawin? You know I can't do that. Ang tagal na panahon ko na hinintay ang araw na to. Tatakasan ko pa ba? Sagot ni Gretchen. Mabuti na nga lang at kaboses at gayang-gaya niya ang pananalita ng kanyang ate. Yeah, ako rin. Thank you for waiting, Eunice. I promise, gagawin ko ang lahat upang maging matibay ang pagkasama natin, na kasing tibay ng diamante. Mahal na mahal kita, Eunice. Mahal din kita. Humigpit ang puso ni Gretchen. Nadarama niya ang taus-pusong pangamahal ni Chase sa ate niya. Hindi nito deserve ang maloko. Ngayon pa lang ay nakokonsensya na agad siya. Nagsimula na ang kasal. Mabigat man ang dibdib ni Gretchen ay hinayaan na lamang niya at ginawa na lang ang nararapat. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Napaawang ang labi ni Gretchen pagkatanggal ni Chase ng kanyang veil. Ngayon ay nakikita na niya ng malinaw ang mukha nito. Hindi siya makapaniwalang nagawang lokohin ang kanyang ate, ang lalaking may ganitong itsura. Kahit bulag ito, para bang tumatago sa puso ni Gretchen ang tingin ng lalaki hanggang sa puso niya. Napakaganda ng mga mata nitong kulay light brown. Kalat-kalat ang kilay ng lalaki at may well-defined jawline. May ilang tumakas na balbas doon na lalong nagpalakas sa appeal ni Chase. Ang ilong nito ay tama lang ang tangos para sa isang half-American, half-Filipino. Napako saglit ang mata niya sa mapupulan nitong labi. Tila ba kay sarap niyang hagkan? Natinag lamang si Gretchen sa pagbabasa sa mukha ng lalaki nang bigla niyang naramdaman ang pagdampi ng malambot na labi ni Chase sa labi niya.
para siyang biglang natuod. Natinag lang siya ng maulinigan ng palakpakan. Hindi maiwasan ni Gretchen ang malungkot. Yon ang una niyang halik at nakuha pa ng lalaking hindi niya iniibig. Masayang nagdiwang ang lahat sa mahalagang okasyon na iyon. Mabuti na lang at marunong umarte si Gretchen kaya wala namang nakabisto sa kanya na hindi siya si Eunice. Isa pa'y magkamukha naman sila kaya siguro walang nakakahalata. Kinagabihan ay hinatid na ng isang tauhan ang bagong kasal sa kanilang magiging tahanan. Laking gulat ni Gretchen na isa palang eleganteng mansyon na parang kaharian na ang magiging tirahan sana ng kanyang ate. Kung hindi lamang nagloko ang kapatid niya, magiging marangya sana ang buhay nito kay Chase. Gusto kong buhatin kay Eunice. Kasi diba ganun ang ginagawa ng lalaki sa kanyang asawa kapag bagong kasal pa lang sila. But I don't want you to get hurt. May chance kasing madapa tayo. Pasensya na misis ko. Napangiti si Gretchen sa narinig mula sa lalaki at nalungkot rin para rito. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay kasal na tayo. Pasok na tayo. Aalalayan na sana ni Gretchen ang asawa, ngunit mabilis naman siya nitong pinigilan. Hawakan mong braso ko, Chase. Aalalayan kita, baka kasi madapa ka. Don't worry. Kabisado ko na ang bawat sulok ng mansyon natin. Ang kailangan ko lang ay bilangin ang bawat takbang ko. Totoo naman ang sinabi ni Chase dahil hanggang sa nakapasok sila ay hindi nga ito nadapa o naligaw. Humanga si Gretchen ang dahil doon. Hindi madaling masabi na bulag talaga si Chase lalo na kung hindi alam ng makakakita na bulag ito. Ilang saglit pa ay halos si Gretchen naman ang mabulag dahil sa ganda ng loob ng mansyon. Halatang mamahali ng bawat gamit at maraming antigong bagay doon. Miski nga ang kanyang mga paa ay nahiyang umapak sa makintab na sahig ng mansyon. Do you like it, Mrs. Ko? Alam mo bang pinagawa ko talaga to para lang sa'yo? Gusto ko kasing maging komportable ang asawa ko sa magiging tirahan natin. Tanong ni Chase na ikinapula ng mukha ni Gretchen. Hindi man totoo ang pagiging mag-asawa nila, pero hindi niya maiwasang kiligin. Ang swerte ng ate niya kay Chase kung tutuusin. Dalawa lang naman tayong titira rito. Bakit kailangan ganito pa kalaki? Siguro ang mahal ng nagastos mo rito. Wala naman sa akin lahat ng nagastos ko. Sinadya ko lang palakihin ang mansyon natin para naman makapaglaro ng maayos sa mga magiging anak natin. Ang totoo niyan eh, gusto kong magkaroon tayo ng mga anim na anak, wifey. Halos masamid si Gretchen sa narinig. Anim? Ang dami naman. Hindi mo pwedeng tatlo na lang? Mahirap kayang mag-alaga ng bata. Paglaki nila, tiyak na sasakit ang ulo natin, Chase. Hindi naman tayo bubuo ng baby taon-taon. Siguro eh, tatlong taon ang mga agwat nila. Ayos na yun hanggang sa makabuo tayo ng anim. At ang pangsakit ng ulo natin sa kanila ay parte na ng pagiging magulang. Dapat lagi tayong handa. Sabi nila, masaya raw ang may maraming anak. Papahirapan mo yata ako, Chase. Bumuntong hininga si Chase at niyakap ang asawa. Mrs. Ko, gagawin ko ang lahat para hindi ka mahirapan sa pagbubuntis sa kanila. Noon pa man, mahilig na ako sa bata. Sila ang pinaka-inosenteng nila lang sa mundo. At palalakihin natin ang maayos sa mga magiging anak natin para hindi sila lumaking matigas ang ulo. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Basta, anim lang ha, wala nang lalabis. Yes po. Thank you, wifey. Don't worry. Para sa maayos na future natin at ng mga anak natin, ay magpapa-opera na ako ng mga mata ko. Ikinasinghap ni Gretchen ang sinabi ni Chase. Napakalas siya sa pagkakayakap ng lalaki. Kailan ba? Maybe next week ay magpapaschedule na ako sa ospital. And after my recovery, ay saka natin papasyalan ang bawat bansa na gusto mong puntahan. Aasahan ko yan ha, pero Pilipinas lang ang gusto kong libutin, Chase. Mga islands at beaches ng bansa natin. Sure, kahit saan. Basta sa ikaliligaya ng misis ko. Labis ang tuwa ni Gretchen dahil sa narinig. Kapag nakakita na si Chase, ibig sabihin ay tapos na ang pagkapanggap niya at maaari na siyang maging malaya ulit.
Matapos nilang mag-usap ay umakyat na sila papasok sa master's bedroom. Muli ay humanga na naman si Gretchen sa ganda ng loob ng kanilang silid. Pero pinamulahan siya ng muka nang makita ang nakahandang pulang lingerie set sa ibabaw ng malaking kama. Mauna ka ng maligo, Mrs. Mabilis na umiling-iling si Gretchen na animoy nakikita siya ng lalaki. Hindi, ikaw muna, Chase. Matagal kasi ako at kailangan ko pang hubarin itong gown ko. Sige, kung yan ang gusto mo. Uupo na sana si Gretchen sa kama nang bigla siyang may naalala. Nga pala, Chase, makakaligo ka ba ng mag-isa? Do you need help? Of course I can. Bakit? Paliliguan mo ba ako? Sumilay ang mapaglarong ngisi sa labi ni Chase sa tanong nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Gretchen at bigla siyang nahiya. Kaya mo naman, di ba? Hindi mo na kailangan ng tulong ko. Sige na, maligo ka na. Nahihiya ka ba? Mag-asawa naman na tayo, kaya kahit ayaw mo, makikita at makikita mo pa rin ang buong katawan ko, wifey. Tumigil ka nga. Naiilang na ako. Biro lang po. Natatawang suko ni Chase at maingat na nagtungo sa banyo. Nakahinga lamang ng maluwag si Gretchen nung tuluyan nang nakapasok si Chase sa loob ng banyo. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Wala siyang maipipintas dahil kumpleto lahat ng gamit doon. Lumapit siya sa drawer na naroon at binuksan iyon. Salamat naman at maraming damit na nakahanda rito para kay ate. Kumuha siya ng damit doon, ngunit mabilis ding ibinalik agad at nilapitan ang lingerie set na nasa kama. Tiningnan niya iyon ng maayos at hindi maiwasang humanga sa ganda. May price tag pa iyon at nang tingnan niya ay napatakip na lamang siya ng bibig. $200? Mahigit 11,000 pesos din yun ah. Ang mahal naman ito at galing England pa. Mga mayayaman nga talaga. Winawaldas lang ang pera sa mga walang kwentang bagay. Nilapag nilang ulit niya ang lingerie sa ibabaw ng kama. Nagdadalawang isip siya kung susuotin niya ba yun. Maya-maya ay napag-isipan niyang mag-browse sa social media upang isearch kung gaano kayaman si Chase Anderson. Binasa niya ng mahina ang bagong article patungkol sa lalaki. Sabi roon, si Chase Anderson ay 28 years old at isa sa mga batang bilyonaryo ng Pilipinas. Si Chase ang kasalukuyang namamahala ng malaking kumpanyang pharmaceutical ng mga Anderson na may maraming branches sa iba't ibang bansa. Bukod doon ay malaki rin ang naiambag ni Chase sa entertainment company ng ina nito. Sa kabila ng taglay na katalinuhan at kagapuhan ni Chase, ay hindi nawala ang pagmamalasakit ng lalaki sa kapwa. Maraming street vendors ang nabigyan nito ng sari-sari stores. Maraming bata ang napag-aral at mga may sakit na naipagamot nito at ng charity foundation ng mga Anderson. Sa mga nabasa ay nakaramdam si Gretchen ng guilt. Hindi deserve ng lalaki ang maloko. Ilang saglit pa ay lumabas na si Chase mula sa loob ng banyo na nakatuwalya lamang sa ibabang bahagi ng katawan nito. Pinagpawisan agad si Gretchen dahil doon. Kitang-kita niya kasi ang ganda ng hubog ng katawan ng lalaki. Bakit hindi ka nakadamit, Chase? Ang nahihiyang tanong ni Gretchen ay kinangisi ng asawa. Nasa walk-in closet ang damit ko. Nakalimutan kong kumuha kanina. Saka kahit magdamit naman ako huhubarin ko rin naman mamaya. Dahil sa sinabi ni Chase ay biglang may sumagi sa isipan ni Gretchen. Bakit kasi hindi ka nagdala ng damit kanina? Nakalimutan ko nga po. Nahihiya ka ba? Para namang ngayon mo lang nakita ang abs ko. Maliligo na nga ako. Mabilis siyang tumayo dala ang lingerie set upang magtungo papasok sa banyo. Narinig niya pa ang halakak ng lalaki. Napasandal si Gretchen sa nakasarang pintuan ng banyo at kinapa ang nagwawala niyang puso. Ngayong gabi ay ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Ibig sabihin ay kailangan niyang ibigay ang bataan kay Chase para hindi siya mabuko. Gusto niyang maiyak dahil sa katotohanan iyon. Isa pang iniingat-ingatan na naman ang kailangan niyang ibigay sa taong hindi niya mahal. Bumuntong hininga siya at nagsimula ng maligo. Wala na siyang magagawa pa. Ang kailangan lamang niya ay patatagin ng loob kapag may mangyayari na sa kanila.
Kasama ito sa pagbabayad niya sa atraso ni Eunice kay Chase. Matapos ang ilang minuto, ay lumabas na si Gretchen mula sa banyo sa otang lingerie. Iyon na ang isinuot niya dahil hindi naman siya nakakita ng lalaki. Nadatnan niyang nakasandal si Chase sa headboard ng kama at nakapikit. Kumikim siya upang kunin ang atensyon nito. Tapos ka na. Halika rito sa tabi ko. Tanong sa kanya ni Chase at umayos ng higa sa kama. Sandali, hindi ka ba nagugutom? May pagkain ba rito? Oo, may pagkain dito. Pero hindi ako nagugutom. Ikaw ba? Are you hungry, wifey? I'll cook for you. Kaya mong magluto? Parang di mo ako kilala. Siyempre naman. So, do you want to eat? Gustong umuo ni Gretchen sa tanong ng lalaki upang mapatagal ang pagtatabi nila sa kama. Ang kaso nga lang ay hindi naman siya nagugutom. Hindi naman ako nagugutom, Chase. Kung ganun, halika na rito. Let's sleep. Alam kong pagod ka at puyat dahil sa wedding natin. Dahan-dahang lumapit si Gretchen at sumampa sa kama. Pagkatabing pagkatabi niya sa pagkakahiga ng lalaki, ay mabilis siya nitong kinumutan at niyakap. Dahilan para magwala na naman ang puso niya. Idagdag pang inaamoy-amoy siya nito. Ang bango naman ng misis ko. Nakikiliti ako, Chase. Pasensya na, wifey. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na asawa na kita. Ang maging asawa mo ay ang pinakamagandang naganap sa buhay ko. Saad ni Chase at hinalikan ang kanyang buhok. Ako rin, hindi ako makapaniwala na kasal na ako. Parang noong nakaraan lang nagpapakasaya ako sa pagiging dalaga. Huwag kang mag-alala. Kahit nakatali ka na sa akin ay hindi kita paghihigpitan. Magkakaroon ako ng limitasyon. Alam mo namang mahal na mahal kita, Eunice. Ang plano mong magkaroon tayo ng anim na anak ay hindi paghihigpit para sa'yo? Mahirap magpalaki ng mga bagets, ha? Napangisi si Chase. Pwede naman tayong kumuha ng mga mag-aalaga sa kanila. Yung mapagkakatiwalaan. Sa ngayon, wala pa tayong kasambahay dito. Pero pinapahanap ko na si Mama ng mga magiging kasambahay natin. Gastos? Palibasa kasi marami kang pera. Kung ikabubuti ng pinakamamahal ko, ay kaya kong gumastos kahit ilang kasambahay at yayap pa ng magiging mga anak natin. Salamat kung ganun. Good night, love. Dahil sa antok ni Gretchen, ay hindi na niya namalayan kung ano ang kanyang sinabi. Good night. Alam kong hindi ka pa handa ngayong gabi, Eunice. Maghihintay ako. Nakapaghintay nga ako ng matagal. Eh di lalo na ngayon nakasal na tayo. Huling mga sinabi ni Chase na hindi na narinig pa ni Gretchen dahil sa kaantukan. Nakatulog na siya nang hindi na mamalayan. Napangiti tuloy si Chase habang pinagsasawa ang pagmasda ng asawa habang natutulog. Kinabukasan ay nagising si Gretchen dahil sa mararahang patak ng halik na ibinibigay ni Chase sa kanya. Marahan siyang napangiti sa kaliting na darama. Good morning, Mrs. Mag-aagahan na tayo. Dahan-dahang dumilat si Gretchen at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Chase. Hindi siya makapaniwalang napasarap ang tulog niya sa mga bisig nito sa nakaraang gabi. Good morning. Pasensya na, ngayon lang ako nagising. Anong oras na kaya? Mabilis niyang sinipat ang bedside clock at nagulat na lamang siya nang makitang 7 o'clock na. Hala, bakit hindi mo ako ginising ng maaga, Chase? Oras na ng pag-aagahan. Sandali lang, magluluto ako ng... Ng breakfast ba, wifey? Nakapagluto na po ako para sa maganda kong misis. Maaga akong nagising kanina. Kumunot ang noon ni Gretchen sa sinabi ng lalaki. Nakapagluto ka? Sa kalagayan mong yan? Sabi ko naman sa'yo, kaya ko lahat ng gawain at tingnan mo nga, wala namang nangyaring masama sa akin. Tamang kapalang sa paligid tulad ng pagkapa mo sa abs ko kagabi habang tulog ka. Humalakhak si Chase habang nanlalaki ang mga mata at pinamumulahan ng mukha si Gretchen sa narinig. Sinungaling? Hindi ko ginawa yun, oh. Hindi ka nakakasigurado. Ang likot mo nga rin matulog. Halos mahulog na ako kagabi. Ang lakas pa ng hilik mo. Mag-agahan na nga tayo. Ang dami mong sinasabi. Oops, pasensya na, misis ko. Huwag kang mag-alala. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit ganun ka matulog.
na pagdesisyonan nilang bumaba na upang magagahan. Nagulat si Gretchen sa dami ng naluto ni Chase. Parang hindi niya kayang paniwalaan na ito ang gumawa noon. Papaano naman makakapagluto ang isang bulag? Maniniwala pa siya kung pritong itlog lang ang nakahain. O di kaya may kasama silang kasambahay na umalalay dito. Pero hindi na lang niya inusisa. Sabi nga nito ay maparaan ito at kabisado ang lahat sa mansyon nito kahit wala itong paningin. Matapos nilang magagahan ay nagaya si Chase na mamasyal. Saan naman tayo pupunta? Hindi naman ako mahilig gumala, Chase. Sa company lang namin, wifey. Ipapakilala kita sa mga empleyado ko. Dahil sa pagiging sekreto ng relasyon natin noon hindi kita nadalaro ni minsan. Huwag kang magalala, hindi tayo magtatagal dun. Proud lang talaga ako na ipakilala ka sa kanila. Isa pa, mula nang mabulag ako, hindi na rin naman ako nag-o-opisina. Medyo namimiss ko na rin sila sa company. Tapos sa labas na rin tayo mag-lunch mamaya, sa favorite fast food chain mo. Diba, nabanggit mo sa akin last time na nakikrave ka ng pasta nila? Ha? Ah, oo nga, matagal ko nang gustong kumain noon mula nang mabulag ka. Sagot ni Gretchen kahit hindi sigurado kung tama ba ang sagot niya. So, tayo na, mag-ayos na tayo. I call our driver. In 30 minutes, narito na siya. Sige, may on-call driver ka? Yes, tinatawagan ko lang siya kapag kailangan kong umalis ng bahay. Driver siya kina mama. Pagkarating ng kanilang driver, ay agad silang bumiyahe papunta sa Anderson's Pharmaceutical Company. Humanga na naman si Gretchen sa ganda ng pagmamay-ari ng asawa. Hindi niya makwenta kung gaano kayaman si Chase. Baka mahina ang 1 milyon na kita ng mga ito sa isang araw. Nagtataka lang si Gretchen kung bakit ayaw ni Chase ng kasama sa bahay. Tapos napakasimple rin itong tao. Akala nga niya ay mahihirapan siyang pakasamahan nito. Mayaman kasi siya kaya expected na niyang maarte ito sa lahat ng bagay. Pero mali siya. Pagkapasok ng pagkapasok nila sa company, ay agad silang binati ng mga nakahilerang empleyado sa pasilyo. Ang iba ay nanibago kay Chase dahil bukod sa nakasunglasses ito, may hawak ding white cane for blind ang lalaki. Magandang araw po, Mr. and Mrs. Anderson! Magandang araw. Hindi maiwasan ni Gretchen ang mailang sa mga empleyado. Bigla ay may lumapit sa kanila. Isang matangkad na lalaki na halatang bading dahil sa kintab ng suot nitong damit at sa lakad nitong malambot. Sir Chase, mabuti na lang at nagbalik na po kayo. Nako, kung alam mo lang kung gano'n na-stress ang aking beauty rito habang wala ka. Hi Bernard, pasensya na. Natagalan ako. Nasabi na naman sa'yo ng abogado ko ang nangyari, diba? Tinutulungan ka naman niya rito with my mama and sister. Teka, bakit hindi ka nga pala nakadalo sa kasal ko kahapon? Nakakatampo ka. Sir, it's Bernie. Did you forgot my name? Nagtawanan sila sa sinabi ng bading. And sorry po, sir. Masyado akong maraming inasikaso kahapon dito sa opisina. Dahil nga nasa wedding niyo si attorney at mama at sisi mo. Wait, siya na po ba si Eunice, sir? Mabuti naman at tinala mo na siya rito. Aganda-ganda po pala niya kaya ayaw niyong ilantad. Ilang taon din na sikretong relasyon niyo, ha? Ngumiti ito at binalingan si Gretchen. Hi! Nice to meet you, ma'am. Ako nga pala si Bernie Sanchez, ang pinakamagandang empleyado at sexy na sekretarya ng hubby niyo. Hi, Bernie. Nice to meet you. I'm Eunice. Nakangiting sabi ni Gretchen dito. Bigla ay umusbong na naman ang guilt niya dahil nagsisinungaling na naman siya sa harap ng ibang tao. Kung pwede lang sabihin na siya si Gretchen, sinabi na niya. Listen up everyone! This beautiful lady beside our Sir Chase is her wife. Kaya dapat natin siyang galangin sa labas man o loob nitong building, maliwanag? Anunsyo ni Bernie sa mga empleyado na agad namang sinang-ayunan ng lahat. Niyaya sila ng baklang sekretarya papunta sa opisina ni Chase. Dumiretso sila sa elevator at habang naroroon sila ay panayang kwento ni Bernie ng kung ano-ano. Natutuwa naman si Gretchen dahil sa pagka-friendly nito. Pagkarating sa office ay nalaglag na naman ang panga ni Gretchen sa pagkamangha. Nasa last floor kasi ang opisina at naka-glass wall pa.
kaya kitang-kita ang syudad mula roon. Mabuti na nga lang at wala siyang phobia sa matataas na lugar. I'll order you food, sir, ma'am. What do you like? Malapit ng lunch. Wika ni Bernie sa mag-asawa. Hindi na, Bernie. Hindi naman kami magtatagal rito. Dinala ko lang talaga ang asawa ko rito at nagpakita lang ako sa inyo. Showing my condition since I filed temporary leave. Nagplano na rin kami na sa labas kumain mamaya. Sagot ni Chase sa empleyado. Sige po. Kung ganun ay lalabas na muna ako. Break ko na rin naman. I need some beauty rest muna po ng bongge issues. Enjoy, mamster. At sana po makakita na ulit kayo, sir. Para makabalik ka na ulit dito sa office. Lumabas na si Bernie pagkatapos magpaalam. Nanatili naman ang mga mata ni Gretchen sa ganda ng tanawin roon sa taas ng opisina ni Chase. Do you like the view? Tanong ni Chase sa asawa at niyakap ang misis ng patalikod. Oo, ngayon ko lang nalaman na maganda pala ang mausok at maingay na syudad kapag nasa malayo. Tama ka. Alam mo bang mahigit 5 years ko nang pinagmamasdan yan? Iyong huli, nung last 3 years na, hindi pa ako bulag. Maybe. Next month makikita mo na ulit ang magandang syudad. Diba, pangako mo magpapa-opera ka na? Opo, pinapangako ko, wifey. Napangiti si Gretchen. Bigla rin niyang naalala na may nais nga pala siyang itanong sa lalaki. Nga pala, bakit ka pala nabulag, Chase? Ang dali mo namang makalimutan ng rason. Oo, makakalimutin na kasi ako lately. Pasensya na, hubby. Halos gustong batukan ni Gretchen ang sarili dahil sa walang kwentang rason na iyon. Marahas na bumuntong hininga si Chase. Since college, sikreto ng relasyon natin. Dahil na rin sa may ibang babaeng gusto ang parents ko para sa akin. That's why, walang nakakakilala sa'yo kahit ang mga kaibigan at employees ko. Oo nga no, patago nga palang relasyon natin noon. Pagkukunwari ni Gretchen, kahit ang totoo ay ngayon niya nang narinig ang lahat ng iyon. Basta ang alam niya ay yung sinabi ni Eunice na nakapagtapos ito at si Marcus dahil sa paghuthot ng pera kay Chase. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, Eunice. Pero mapilit talaga si Mama. Gusto niya na i-date ko ang babaeng gusto niya para sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na natuklasan niya ang tungkol sa atin. Dahilan kung bakit gusto niya kaming ikasalagad ng babae. Kaya mabilis akong kumilos. Gusto kitang itanan. But when I went to your apartment, natagpuan kitang... Nahinto si Chase sa pagkukwento. Natagpuan mo akong... Curious na tanong ni Gretchen. Natagpuan kitang may kahalikang iba ron sa apartment mo, Eunice. Napasinghap si Gretchen sa narinig. Chase. Hindi kita sinusumbatan, Eunice. Bagkos ay umuwi na lamang ako mag-isang luhaan at nasasaktan. Pero nasangkot ako sa isang aksidente. Hindi ko naiwasan ang isang bus na nagka-problema ang makina. Yun ang dahilan kung bakit nabulag ako. I actually have a donor already. Dinedelay ko lang ang pag-opera dahil para sa akin, wala nang saysay pang mabuhay at makitang mundo kung wala ka na sa buhay ko. Pero, pinakasalan mo pa rin ako. Bakit? Naluluha na si Gretchen sa mga oras na iyon. Kalunos-lunos pa lang sinapit ng lalaki sa atin niya. Tapos di katiting na pagmamahal ay wala pala ito para kay Chase. Mahal kita eh. Nang nagising ako mula sa aksidente ngayon. Upon hearing your cries and sorries, ay binaliwala ko na nabulag ako. Kasi mas mahalaga ka sa akin kaysa sa mga mata ko. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat. I'm so sorry. Pero gusto kong sabihin ang tanga mo. Bakit kasi nagmamahal ka pa ng taong manluloko na katulad ko? Marahang natawa ang lalaki sa narinig. I told you, mahal kita. Hindi ko rin nakikita ang kinabukasan ko sa iba. Tanging sa'yo lamang. But why do you keep delaying your surgery? Dahil sa mas nabigyan mo ako ng time noong bulag ako. Kaya sabi ko kay Mama, saka na lang ako magpapa-opera kapag tanggap ka na nila at kapag kasal na tayo. My family let me marry you. They support me from our engagement hanggang sa makasal tayo. Kaya naman pangako ko na magpapa-opera na ako sooner, okay? I love you, wifey.
Hindi alam ni Gretchen kung paano na naman sasagutin ang mga katagang iyon. Para sa kanya ay mahika ang katagang iyon na kusang lumalabas mula sa puso, palabas sa bibig ng isang tao. Kaya naman hindi makaganti si Gretchen. Mabuti na lang at tumunog ang cellphone ni Chase kaya nakaligtas siya. Hindi naman iyon sinagot ng lalaki. Matapos ang kanilang madamdaming pag-uusap ay hindi sila nagtagal sa kumpanya. Pagsapit ng lunch ay nagpahatid sila sa fast food chain na tinutukoy ni Chase na paboritong kainan ni Eunice. Siyempre, hindi iyon alam ni Gretchen, kaya naman nagkukunwari na lamang siyang gusto rin ng pasta. Pero at least, kahit paano ay marunong din naman palang kumain sa isang fast food chain ang isang bilyonaryong gaya ni Chase at ang ate niyang pasosyal. Iyon naman ang alam niya sa ate niya. Mahilig ito sa mamahaling bagay, sabi ng mama nila. Hindi naman sila nagtagal sa fast food chain na yon. Pagkatapos nilang mag-lunch, ay dinala ni Chase ang asawa sa isang butik na pamilyar kay Gretchen. Iyon ang butik na pinagdalhan kay Gretchen ni Mrs. Anderson para bumili ng ready-made wedding gown. Good afternoon. O Chase, pasok kayo, pasok! Masaya silang sinalubong ng ginang na nagmamay-ari ng butik. Bagamat nakilala nito si Gretchen, ay hindi ito nagpahalata. Kamusta ka na, Tita Lilit? May boyfriend na ba? Paberong tanong ni Chase sa ginang pagkapasok at pagkaupo nila sa couch sa butik nito. Nako, wag mo na akong tanungin tungkol sa ganyan, iho. I told you, wala akong planong mag-asawa pa. Sayang naman ang mabubuo mong lahi sana kung ganun. By the way, tita, pwede niyo po bang tulungan ang asawa ko na mamili ng mga damit na gusto niya rito? Chase, wag na. Hindi ko naman kailangan ng bagong damit. Hindi ko pa nga naisusuot ang ibang nasa bahay. Saway ni Gretchen sa asawa. Misis ko, konti lang ang naipabili kong damit para sa'yo last time. Kaya hayaan mo na akong bilhan ka ngayon. Kung ayaw mong suotin, eh pwede mo namang itago at gamitin na lang kapag gusto mo na. Mas okay na may nakahanda ka lang. Wala nang nagawa pa si Gretchen. Mabilis siyang inisikaso ng ginang habang si Chase ay tahimik na naghihintay lamang sa kinauupuan. I'm sorry nga pala, iha. Bulong ng ginang sa kanya. Para saan po? Para sa ginawa ng kaibigan kong si Aurora, yung mama ni Chase. Wala akong ideya tungkol doon. Mali ang ginawa ng ate mo, pero mali rin na ikaw ang pinagbabayad sa mga nagawa niya. Wala lang talagang ibang naisip na plano si Aurora. At takot siya na baka hindi na makakita ang anak niya habang buhay kapag hindi natuloy ang kasal. Ayos lang po. Hindi naman po magtatagal ang pagpapanggap ko. Si Chase po kasi magpapaschedule na ng operation niya. Next week daw po. Talaga? That's great to hear. Ipagdadasal ko na maging successful ang lahat para makalaya ka na rin. Maraming salamat po. Pagkatapos nilang bumili ng damit sa butik ni Miss Lilith, ay nagdesisyon na silang umuwi. Pero dumaan muna sila sa isang supermarket. Kaunti lang kasi ang naipabili ni Chase sa mama niya ng mga supply at frozen meat, kaya naubos agad iyon sa unang agahan nila. Kasama naman ito ang asawa, kaya naisipan ng lalaki na mag-grocery na rin sila. Ngunit ang pagpunta roon ay isang maling desisyon. Dahil hindi inaasahang may nakakilala kay Gretchen. Gretchen! Kumusta? Hindi ka raw nag-enroll ng last semester. Sayang! Kung tinapos mo lang sana, eh di nakapag-let ka na. Nakangiti ang babaeng nagsalita. Hindi natanda pa ni Gretchen ang pangalan ng babae, pero kilala niya ito sa mukha. Isa ito sa mga kabatch niya sa kolehiyo. Agad siyang namutla at mabilis na binaligan si Chase na nakakunot ang noo sa narinig. Mrs., may kumakausap ba sa'yo? Inosenteng tanong ni Chase. Hawak nito ang white cane at kinakapa ang pwesto ng asawa. Wala. Ibang tao ang tinutukoy niya, hubby. Binalingan ni Gretchen ang babae. Miss, sorry baka nagkamali ka lang. Sabay senyos na rito na umalis muna. Nalilito man, pero umalis na rin ang babae. Nakahinga lamang ng maluwag si Gretchen nang umalis na ng tuluyan ang babae. Siguro ay hihingi na lamang siya ng tawad dito kapag nagkita silang muli. Napagkamanan lang pala ako, Chase. Common kasi ang ganda ko.
biro niya sa asawa na ikinangiti lamang nito. Nagpatuloy na sila sa pamimili at umuwi rin agad pagkatapos. Sa nagdaang mga araw ay maayos naman ang kanilang pagsasama. Ginagalang din ni Chase ang asawa. Ramdam iyon ni Gretchen dahil wala pang ang nangyayari sa kanila ni minsan. Iniingatan siya ni Chase. Sa katunayan, ay imbis na si Gretchen ang mag-alaga sa asawa niyang bulag, ay siya pa ang inaalagaan ito ng maayos. Naiilang siya sa katotohanan iyon. Pero sa tuwing kikilos kasi gaya ng pagluluto, lagi naman siyang nauunahan ni Chase. Husband material talaga ito. Napakaswerte ng babaeng mamahalin nito. Maalaga na, mapagmahal pa at gwapo, tapos mayaman pa. Lumipas pa ang isang linggo. Ang akala ni Gretchen ay makakapagpa-schedule na si Chase sa pagpapa-opera ng mga mata nito. Ngunit hindi iyon nangyari. Ganun ba? I understand. Malungkot na sabi ni Chase sa kausap sa telepono. Akala ko kasi naririto ka ngayon sa bansa. No, ayoko magpa-opera kung hindi ikaw ang gagawa, Doc. Alam mong ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong doktor. Okay, see you next month kung ganun. Patuloy ni Chase. Matapos nitong makipag-usap sa doktor sa telepono, ay agad na lumapit si Gretchen dito upang magtanong. Anong sabi ng doktor mo, Chase? Tuloy ba ang pagpapaschedule mo ng operation mo this week? I'm sorry, Mrs. Hindi eh. Nasa ibang bansa siya, sa Canada daw. Nakalive siya ng 1 month. Ang sabi niya, may problema lang na aayusin doon sa pamilya niya. Siya pa naman ang inaasahan ko mag-o-opera sa akin. Kung ganun, magpa-schedule tayo sa ibang doktor. Hindi naman siya nag-iisang eye surgeon dito, hindi ba? I'm sure may pwede rin siyang i-refer na kasing husay niya. Wifey, sa kanya lang ako nagtitiwala. Ayoko sa iba. Naalala ko, nung 12 years old pa lang ako, muntik na akong mamatay nang dahil sa isang doktor na plano akong painumin ng maling gamot. Napag-utusan siya ng isang taong katunggali ng kumpanya namin sa negosyo. Simula nun, pili na lang ang pinagkakatiwalaan kong doktor. Marami kasi yung gusto akong patayin dahil sa yaman ko. Naiintindahan naman ni Gretchen ang rason ng asawa. Ngunit hindi niya kayang pigilan ng sarili na mabahala. Lalo na't magtatagal pa pala ang pagpapanggap niya bilang asawa ni Chase. Ang desisyong iyon ni Chase ay agad na ibinalita ni Gretchen sa mama nito. Nang nasa kwarto si Chase, ay agad niyang tinawagan ng ginang. Mrs. Anderson, ayaw po magpa-schedule ng surgery ni Chase sa ibang doktor na hindi niya pinagkakatiwalaan. Ma'am, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Lalo akong tumatagal dito. Nagigilty na ako. Dahil sa sinabi niya, ay narinig niya ang buntong hininga ni Mrs. Anderson sa kabilang linya. Hayaan mo muna, Gretchen. Miski nga ako ay wala rin pinagkakatiwala ang ibang doktor bukod sa private doctor niya ngayon. Siguro ay magtiis-tiis ka muna sa ngayon. Pero hindi ko na po kayang lokohin pa ang anak niyo, madam. Paniwalang paniwala siya na ako si ate. Hindi ko kayang tanggapin ang respetong binibigay niya. Napakabait ng anak niyo at nakokonsensya ako sa ginagawa natin sa kanya. Pasensya na talaga, Gretchen. Hayaan mo. Tutulong ako na kumbinsihin siya. Basta manatili ka muna riyan, iha. Pakiusap. Napabuntong hininga na lamang si Gretchen sa sinabi ni Mrs. Anderson. Nakokonsensya na talaga siya. Marami na siyang kasalanan sa mabait na asawa niyang bulag. Bukod doon, ay iba na ang nararamdaman niya rito. Hindi lang paghanga, kundi ramdam niya na rin na iniibig na niya si Chase. Ayaw man niyang aminin sa sarili, ngunit iyon ang totoo. Walang babae ang hindi mahuhulog sa isang Chase Anderson. At isa na siya roon. Nagtataka siya kung bakit hindi ito nagawang mahalin ng ate niya. Napakamanhid ito para hindi makita ang halaga ni Chase. Si Chase ang unang pag-ibig niya. Hindi niya kayang tanggapin na sa lalaking niloloko pa niya at ng ate niya ito nadama. Siguro ay itatago na lamang niya ang nararamdaman hanggang sa natapos ang pagpapanggap niya. Sa sumunod na araw ay bumisita si Mrs. Anderson sa kanilang mansyon. Batid na agad ni Gretchen ang dahilan ng pagdalaw nito roon. Sinalubong ito ni Chase at sa may sala sila tumuloy. Anak, I already found a doctor na mapagkakatiwalaan sa operasyon mo. He's your late dad's son's friend. Magpa-schedule na tayo sa kanya, iho.
Don't worry, mahusay siyang surgeon at kilala siya ng doktor mo. Imporma na Mrs. Anderson kay Chase nang makaupo sila sa mahabang couch. Nakikinig lamang si Gretchen sa tabi ng asawa. Mama, alam kong hindi na kayo makapaghintay na makakita ulit ako. Pero buo na ang desisyon ko na sa susunod na buwan na lang magpapa-opera kapag nakauwi na ang private doctor ko. Hindi na ba talaga kita mapipilit, Chase? Hindi na po. Buo na ang pasya ko. I understand, son. But please, keep your promise, okay? I will po. And beside, inaasahan din ng asawa ko na tutuparin ko ang pangako ko. Sagot ni Chase sabay kapas sa kamay ni Gretchen. Bago umalis si Mrs. Anderson, ay kinausap muna nito ng palihim si Gretchen para sabihin na maghintay-hintay pa siya ng ilang linggo hanggang sa makabalik na sa Pilipinas ang doktor ni Chase. Wala namang choice si Gretchen kundi ang sumang-ayon na lamang sa ginang. Naging maayos naman ang pag-asama ni Gretchen at Chase at pakiramdam ni Gretchen ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya sa lalaki na ikinatatakot niya. Naisip niya na kapag nakakita na ang lalaki ay hindi na niya kakayaning mawalay rito. Pero naisip din niya na habang magkasama pa sila ay lulubos-lubusin na niya ang lahat. Chase, gusto kong makapagbakasyon sa Boracay. Matagal na kasi ang huling punta ka roon. Wika ni Gretchen sa asawa isang araw habang nagpapahinga sila sa may beranda. Sure. Okay lang ba sa'yo na pumunta na tayo roon kahit hindi pa ako nakakapagpa-opera? Oo, ayos lang. Naisip ko kasi na kapag hinintay pa natin yon, eh baka matagalan tayo. Huwag lang tayo magtagal doon. Mga 1 week ayos na. So hindi ka na talaga makapaghintay para sa unang gabi natin, ha, wifey? Hindi ha. Ang sakin lang, gusto kong mamasyal. Huwag kang assuming. Natawa si Chase. Lalo tuloy gumandang lalaki sa mga mata ni Gretchen ang lalaki. Okay. Binibiro lang naman kita, misis ko. Masyado ka namang defensive. But anyway, ipapahanda ko na ang private plane natin para bukas ay makapunta na tayo sa Boracay. Kinabukasan nga ay nagtungo na sila papuntang Boracay. Sa isa sa malaking beach house doon ng mga Anderson sila na malagi. Humanga na naman si Gretchen sa yaman ng asawa. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na makakapagbakasyon siya sa isa sa malaparaisong beach house. Sanay lang siya sa mga resort na pangmasa at puntahan ang kahit sinong budgeted lamang ang pera para sa isang beach outing. Asay dito, saan pa ang gusto mong puntahan, Eunice? Tanong ni Chase sa tuwang-tuwang asawa. Nasa dalampasigan sila at nakaupo sa buhangin habang tinatanaw ang malawak na karagatan at pinapakinggan ang tunog ng alon. Nagsuot na rin sila ng panligo. Kahit saan, basta makagala ko. Alam mo, mahilig talaga ako sa mga beaches. Pero first time ko sa ganito kagandang private resort. Madalas ba kayo rito? Minsan lang. Noong nakakakita pa ako, never pa nga pala kitang naisama dito. Busy rin kasi ako noon sa business at pag-aaral. Pasensya ka na ha. Okay lang. Humabawi ka naman ngayon. Wifey, kung gusto mo ng beach, pwede tayong manirahan dito. Kapag okay na mga mata ko, pwede naman ako mag-work from home. May mga tao naman ako sa kumpanya. Hindi ko naman sinabi na gusto kong tumira rito. Sa Maynila pa rin ako uuwi. Kahit polluted doon, nakasanayan ko na rin doon at mas convenient. We can come here kapag gusto nating mag-unwind o lumayo muna sa syudad. Swimming na nga tayo, hubby. Hindi na ako makapaghintay. Sure. Excited na talaga ang asawa kong magtampisaw. Oo naman. Halika na, aalalayan kita. Nagpaakay naman si Chase at iniwan sa buhanginan ang tungkod nito. Walang pagsidla ng tuwa ni Gretchen. Hindi niya malilimutan ang mga naganap sa unang araw nila roon. Labis-labis ang kanyang pasasalamat kay Chase. At iyon din ang dahilan kung bakit kinagabihan ay naisuko niya na ang sarili sa asawa. Salamat, wifey. Ang nangyari ngayong gabi ay mananatiling isang magandang alaala para sa akin. Mahal kita. Madamdaming wika ni Chase matapos nilang magniig. Nakaunan si Gretchen sa matipunong braso ni Chase at nakayup-yup sa dibdib ng lalaki.
Kung makapagsalita ka, eh parang wala kang naikamang iba noon eh. Bahagyang yumugyog ang balikat ng lalaki sa sinabi ni Gretchen. Natatawa ito sa tono ng boses ng misis nito. Mahimig kasi ng selos. Paano mo naman nasabi yan, Eunice? Ang mga tulad mo na rich guy plus gwapo pa ay imposibleng hindi tumatambay sa bar para maghanap ng aliw. Siguro marami ka na rin ex-girlfriends. Ex-girlfriends? Yes. Pero hindi kami umaabot sa kama ng mga yun. Hanggang kiss lang. Maniwala ka man o hindi. Pero nangako ko nun sa sarili ko na ibibigay ko lamang ang buong sarili ko sa babaeng pakakasalan ko. So what happened earlier was my first wifey. Ikaw ang una ko. Mahal na mahal kasi kita. Napangiti si Gretchen. Nais niya tuloy na sana ay siya na lang ang totoong Eunice para hindi niya na kailangan magpanggap pa. Sana nga ay siya ang totoong mahal ni Chase. Ngunit alam niyang imposible iyon dahil ang ate niya ang totoong mahal ng asawa niya. Sa sumunod na araw ay nagising na lamang si Gretchen na umaasang nasa tabi pa niya rin si Chase. Ngunit mag-isa na lamang pala siya sa ilalim ng comforter. Napagdesisyonan na lamang niya na bumangon na at maligo para makababa na siya. Baka kasi nasa kusina na naman si Chase at nagluluto mag-isa. Isa pa ay gusto niya ring mapanood kung papaano ba nakakapagluto ang isang bulag. Sa tuwing tatangkain niya kasi itong panoorin magluto, palaging tapos na ito sa kusina kapag gising na siya. Pagdating niya sa kusina, ang inaasahan niyang madadatnanay ang asawa niyang kakapa-kapa habang nagluluto. Ngunit kabaligtaran niyon ang kanyang nakita. Dahil nakikita niyang nakatayo si Chase sa harap ng kalan. Nagluluto habang may kausap sa cellphone nito. Para bang nakikita nito ang lahat? Dapat ay nagkakandatapo na rin ang hinahalo nitong fried rice sa kawali, pero napakalinis sa paligid ng kalan. Swabing-swabing nga itong naghahalo ng sinangag habang abala sa kausap sa cellphone. Hindi pa ako handa. Dinig ni Gretchen na sabi ni Chase sa kausap sa cellphone. Nakinig pa siya at hindi lumapit ng husto sa binata. Maybe next week sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Ayokong mabigla siya masyado. Ayokong kamuhian niya ako kapag nalaman niyang hindi naman na talaga ako bulag. Sa narinig ay napasinghap na lamang si Gretchen na umabot sa pandinig ni Chase. Lumingon nito at nagulat nang makita si Gretchen na gulat na gulat din sa mga natuklasan. Gretchen, magpapaliwanag ako. Akala ko, ako ang nanloloko sa ating dalawa. Pero ako palang niloloko. Ang galing mong umarte, Chase. Magaling ka pa sa akin, nakakahiya naman. Siguro ay pina-background check mo na rin ako kaya ay alam mo na ang pangalan ko. Wala palang kwenta ang pangungumbinsin namin sa'yo na magpa-opera. Eh nakakakita ka naman na pala. Kaya pala kahit hindi kita alalayan sa mga daily routine mo, hindi ka pa natumba o ano. May sakit sa tono na boses ni Gretchen habang sinasabi ang mga iyon. Humakbang palapit si Chase sa asawa, ngunit umatras naman si Gretchen. Nasasaktan ng lalaki. Lalo na't nakikita nito ang pag-ahugos ng luha mula sa mga mata ni Gretchen. Listen, wifey. Huminahon ka muna. Magpapaliwanag naman ako. Hindi ko sinasadyang lahat. Dapat, nung una pa lang ay inamin mo na sa amin, Chase. Ang hirap kayo magpanggap bilang si ate. I'm sorry. Natatakot lang ako, Gretchen. Alam ko na kapag sinabi ko sa'yo ng maaga, ay iiwan mo ko. Talagang iiwan kita. In the first place, hindi dapat ako naririto sa posisyon ko ngayon kung hindi dahil sa pamimilit at pananakot ng mama mo sa'kin. Nawala sa'kin ang kalayaan ko. Is this your revenge? Oo, kadugo ko ang nanloko sa'yo. Pero hindi pa rin tama na ako ang nagbabayad sa mga kasalanan niya. Siguro, ang nangyari sa atin kagabi ay parte rin ng paghihiganti mo, ano? Gretchen, of course not. Oo, binabalak ko na maghiganti. Pero hindi sa'yo kundi sa ate mo. Labas ka sa galit ko sa kanya. May paningin na ako. Isang buwan pa lang bago ang kasal. At isinikreto ko yun para madali kong matuklasan ang totoong pagkatao ni Eunice. Noong araw ng kasal ay dapat iaanunsyo ko sa lahat ang tungkol sa panloloko niya sa akin. Pero hindi siyang sumipot kundi ikaw. Hindi nangyari ang mga pinlano ko dahil unang tingin ko pa lang sa'yo. Habang lumalakad ka palapit sa akin sa altar, ay biglang naglahaw ang galit ko sa panloloko sa akin ni Eunice. I instantly fall in love with you.
Maniwala ka. Lahat ng pinakita ko sa iyo sa loob ng isang buwan nating mag-asawa ay totoo. Maliban nga lang sa pagbubulag-bulagan ko. Mahabang paliwanag ni Chase sa asawa. Dama ni Gretchen ang pagkaseryoso sa boses ni Chase. Nasisiyahan siya sa narinig niya na umibig sa kanya ito. Ngunit natatakot siyang magtiwala rito. Baka kasi naghihiganti lang talaga ito. Bakit naman kita paniniwalaan? Sinong tanga ang magmamahal sa kapatid ng nanloko sa kanya? Ako. Ako ang tangang yun. Bakit ayaw mong maniwala, Gretchen? Tumahimik ka, Chase. Alam ko ang galawan yung mga mayayaman. Katawan lang ang habol nyo sa mga tulad kong mahirap. Since nakakakita ka naman pala, sasabihin ko na to sa mama mo. Gusto ko nang makalaya sa kabihagang ito. Mabilis na pumanhik si Gretchen pakyat sa kanilang kwarto sa beach house na iyon. Nais niya sana mag-impake ngunit naalala niyang wala pa siyang gamit doon na galing sa kanyang bulsa. Kaya kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone at lalabas na sana si Gretchen. Ngunit paglabas nito ay nakaabang doon si Chase. Where do you think you're going? Aalis ka dito? Uuwi ka ng Maynila? Iiwan mo ko? Nakalimutan mo yatang legal ang kasal natin. Kung ganun, ay magpaanal na tayo. Teka, hindi nga pala pangalan ko ang nakarehistro sa marriage certificate, kundi kay ate. Kaya hindi mo ko matatakot. Hell no. Hindi ko hahayaan na masayang lang ang pagpapanggap ko. Maggagawan ko ng paraan ang tungkol sa mga papeles na yan, Gretchen. I'm Chase Anderson. Wala akong hindi kayang gawin. Chase naman! Mali ito! Nasaan ang mali? Oo, pareho tayong nagsinungaling, Gretchen. Nagpanggap ka. Nagpanggap din ako. Pero imbis na tapusin ang lahat, ayusin na lang natin. Ayusin? Paano? Sige nga, Chase. Mamuhay tayo ng walang pagpapanggap. Mamuhay tayo bilang totoong mag-asawa. Nobyo ka ng ate ko, Chase. Pero ikaw na ang mahal ko at hindi na si Eunice. Please, ayusin na lang natin. Hmm? Napaawang ang bibig ni Gretchen habang tinititigan ang ngayoy tuwid ng tumititig ng mga mata ni Chase. Sumasang-ayon ang puso niya sa sinabi ni Chase. Mahal niya rin ito. Ngunit iba naman ang isinisigaw ng isipan niya. Bukod kasi sa ex ng ate niyang lalaki ay mayaman pa ito. Isang bilyonaryo nga, habang siya ay hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Bumuntong hininga si Gretchen at yumuko. Pag-iisipan ko, alam mong unexpected ang maikasala ko sa iyo. Kaya nahihirapan akong tanggapin kapag hindi na pala ako makakalaya sa poder mo. Naiintindihan ko. Maghihintay ako sa desisyon mo. Gusto ko ay positibo lamang ang maririnig ko. Means, oo mo lang. Lumapit si Chase sa asawa at hinalikan ito sa noo na ikinakaba ng babae. Matapos niyon ay iniwan na muna siya ni Chase sa kwarto at bumalik lamang upang dalhan siya ng agahan. Sinigurado muna nito na kakain siya bago muling lumabas at binigyan siya ng oras na mag-isip. Habang mag-isa sa kwarto ay napagdesisyonan ni Gretchen na tawagan ang mama ni Chase at ibalita ang kanyang natuklasan. Pardon me? Hindi bulag ang anak ko? Halata sa tono ng boses ni Mrs. Anderson ang gulat sa kabilang linya. Opo, madam. 1 month pa lang bago ang naganap na kasal ay nakapagpa-opera na po siya. Siya po mismo ang nagsabi sa akin iyon. Kung ganun, bakit itinago niya? Hindi ko maintindihan. That was his strategy para matuklasan ang totoong pagkatao ni Ate Eunice at makapaghiganti na rin kay ate. Kung ganun, bakit daw hinayaan pa rin niya na ikasal siya kahit iba na ang bride? Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, pero sabi niya ay ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpapanggap kahit ako ang naging bride niya dahil unang kita pa lang daw niya sa akin na imahal na niya ako. I don't believe in love at first sight, ma'am. Ganun kasi ang parents ko at hindi naman sila nagtagal. If that's what my son said, then paniwalaan mo siya, iha. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya nagsasalita na kung ano-ano kung hindi naman totoo. Don't worry. Hindi naman ako tutol kung ikaw ang mahal niya. Sobra-sobra na ang naranasan niyang paghihirap sa ate mo. Kaya naman wag mo na sanang dagdagan pa. Just trust him. Kung sinabi niyang mahal ka niya,
Ibig sabihin ay totoo iyon at mula sa puso niya. Ang mga sinabi ng kanyang biyanan ay nanatili sa isipan ni Gretchen. Nais niyang maniwala na mahal siya ni Chase, ngunit pinungunahan siya ng takot at konsensya. Takot sa pag-ibig at konsensya para sa mga kasalanan ng ate niya kay Chase. Bumangon siya mula sa pagkakahiga noong bumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Bumungad si Chase na may dala na namang pagkain para sa kanya. Alam kong wala ka pang planang bumaba kahit gutom ka na, wifey. Ito, kainin mo ang niluto kong lunch para sa'yo. Nilapag nito ang pagkain sa bedside table at umupo sa isang upuan. May plano akong bumaba, no? Ayokong mamatay sa gutom dito. Mabuti kung ganun. Chase, kung pwede ay lumabas ka na. Kaya kong kumain mag-isa. Huwag kang mag-alala, uubusin ko to. No, I want to serve you. Kung ayaw mo, ay panonoorin na lang kita. Ang tigas pala ng ulo mo, ano? Gusto ko lang naman higitan ng tigas ng ulo ng misis ko. Napairap na lamang si Gretchen sa isinagot ni Chase. Minabuti na lang niyang kumain kahit nakatitig ang lalaki sa kanya. Hanggang sa magsalita ito. Pumatay. Muntik nang mabulunan si Gretchen sa unang salitang sinabi ng kaharap, kaya mabilis siyang uminom ng tubig at hinintay na lamang ang susunod na sasabihin ng lalaki. Batid niyang magdadagdag ito ng paliwanag. Ang pumatay. Ang naisip ko, noong malaman ko ang katotohanan, sa likod ng ipinapadamang pagmamahal sa akin ni Eunice Gretchen. Oo, minsan ko na siyang naabutan na may kahalikang iba. Pero pinatawad ko pa rin siya sa pag-aakalang hindi na mauulit pa yun. But 4 months ago, may nakapagsabi sa akin na may kinikita siyang ibang lalaki. I was still blind at that time. Hindi ako naniwala. Pero nagsunod-sunod ang balita sa akin ng mga kakilala. To confirm that, napagdesisyonan ko magpo-opera ng lihim sa Italy. Sinabi ko kay Eunice na may bibisitahin lamang ako roon at may kasama naman akong assistant. Bukod sa doktor ko ay walang nakakaalam na nagpa-opera na ako ng mata. Kaya naman nung nagbalik ako sa Pilipinas ay nagbulag-bulagan ako. At totoo nga ang lahat ng mga sinabi sa akin ng mga kakilala ko. Eunice just used me. Labis akong nasaktan nun. To the point that I wanted to kill her and her man. But I decided to compose myself. Hindi ako pwedeng gumawa ng kasalanan para lamang sa taong manluloko at manggagamit. Pero nag-propose ka pa rin. Kahit na-confirmed mo na niloloko ka nga ni Ate Eunice. Why, Chase? I know you already told me your reason. Pero malabo pa rin sa akin. Alam kong malabo. Pero gaya nga na sinabi ko, I want a revenge. Sa katunayan pa nga, binili ko ang pinakamahal na engagement ring para matuwa siya. Ang plano ko ay sa araw ng kasal namin ko siya ibubuking sa lahat. But unexpectedly, dumating ka. Parang biglang natunaw ang galit ko sa kapatid mo nang makita kita sa simbahan. Alam ko rin na napilitan ka lang na magpakasal sa akin because of my mother. Noong lumabas ng church sina mama, pinasundan ko sila sa abogado ko at narinig niya ang ginawa ni Eunice at ginawa ni na mama sa'yo. Oo, tama ka. Kagagawan yun ng nanay at ng kapatid mo kaya narito ako ngayon. Kung ganun, ay pasasalamatan ko sila dahil sa ginawa nila. At natutuwa ka pa? Nahirapan na nga ako? Ikaw ba naman ang takutin para ipaako ang isang malaking responsibilidad? Palibhasa kasi, hindi ka naghirap. Ako natakot makulong ang kay sa isang kapatid ay walang nagawa kundi sundin ang mama mo para hindi mangyari yun kay ate. Alam kong malaki ang kasalanan ni ate sa'yo. Pero hindi tama na akong ginawa nilang pambayad ni ate. I'm sorry for that, Mrs. They just wanted me to see that world again. They have no idea na malinaw pa sa sikat ng araw ang mga mata ko that time. Nag-guilty naman si Gretchen dahil sa biglaan niyang paglabas ng galit. Nakayuko na kasi ngayon si Chase. Halata ang lungkot dito at pagkapahiya sa kanya. O, umuwi na tayo sa Manila, Chase. Iyon na lamang ang nasabi ni Gretchen. Pero wala pa tayong 1 week dito. Para saan pa? Hindi na kailangan magtagal pa tayo rito. Alam na ng mama mo ang lahat. Sinabi ko sa kanya, paniguradong gustong-gusto ka nang makita noon. Okay, uuwi tayo bukas. Ngayon na, gusto ko nang umuwi ngayon.
May private plane ka naman kaya madali lang yun para sa'yo. Private plane natin. Natin. You're my wife. Ang pag-aari ko ay pag-aari mo na rin, Gretchen. Tumahimik ka, Chase. Hindi pa nga natin alam kung magtatagal ba ang kasal na to. Don't worry. I'll make sure of that. Muli ay napairap na lamang si Gretchen. Palagi talagang maraming sagot sa kanya ang lalaki. Wala pang alauna ng hapon ay lumipad na silang muli pabalik ng Maynila. Kung noong isang araw ay magkadikit sila ng upo sa eroplano, ngayon ay magkalayo na sila. Kaya naman abot langit ang kagustuhan ni Chase na makatabi ang asawa, pero si Gretchen nang lumayo. Kaya nagtiis na lamang ang lalaki sa pasulyap-sulyap sa asawa. Pagkalapag nila sa airport, ay agad silang nagpasundo pabalik sa kanilang bahay. Pagkarating nila roon ay naghihintay na sa kanila si Mrs. Anderson kasamang ilang tauhan ito. Kung papaano nalaman ng ginang na uuwi sila ay hindi alam ni Gretchen. Marahil ay binalitaan ito ni Chase. Oh my God, anak! Nakakakita ka na ba talaga? Nakikita mo na si Mama? Emosyonal na lumapit si Mrs. Anderson sa anak at hinagkan ang pisngin nito. Opo, sorry po sa pagpapanggap ko. Paumanhin naman ni Chase sa ina. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay pumasok na agad sa isang guest room si Gretchen. Nakita man ay hindi na pinigilan pa ni Chase ang asawa. Alam niyang pagod si Gretchen. Sa ngayon ay may nabubuo ng plano sa isipan niya upang makuha ang loob ng babae. I will understand whatever your reasons are, son. Ang mahalaga ay maayos ka na. I noticed na hindi pa rin kayo maayos ni Gretchen. Sa bagay, kanina niya lang naman nalaman ang totoo. Pero kung ano man ang gagawin at desisyon mo, ay handa akong tumulong, anak. Thank you po, Mama. Sa ngayon ay may naisip na akong plano. Gusto kong kunin ang loob ng asawa ko. Hindi ko hahayaan na iwan niya ako. Mahal ko siya, Mama. I know, son. At hindi kita pipigilan na mahalin siya. Susuportahan kita sa pagsuyo sa kanya. You can do it, anak. Hindi naman alam ni Gretchen kung bakit natagalan ang pag-uusap ng mag-ina sa baba. Pero namalayan na lang niya ang sarili na nakatulog na sa inuupo ang couch doon sa silid. Nagising siya na nasa kama na sa kanilang kwarto. Marahil ay si Chase ang nagdala sa kanya roon. Tiningnan niya ang bintana at nakitang madilim na pala sa labas. Kaya bumaba siya at nagtungo sa kusina. Sa lamesa roon ay nakita niya ang mga nakatakip na pagkain na mukhang matagal nang nailuto dahil malamig na ang mga iyon. Initin mo muna yan kung nagugutom ka na. Napakislot si Gretchen dahil sa biglang nagsalita sa kanyang likuran. Paglingon niya ay bumungad sa kanya ang kanyang biyanan. Kayo po pala, madam. Akala ko po'y nakauwi na kayo. Hindi muna ako pinauwi ni Chase. Pinababantayan kanya sa akin. Nasaan po pala siya? May kaunting problema sa company kaya kinakailangan niyang magpunta ron kahit gabi na. Siya na ang pinapunta ko dahil hindi naman pala siya bulag. Uuwi naman daw siya dito agad kapag maayos ng lahat noon. Kumain ka na. Before he went there ay ipinagluto ka muna niya ng hapunan. Sige na, kain na. Doon muna ako sa sala manonood ng news. Puntahan mo ko roon pagkatapos mong maghapunan. Tiningnan ni Gretchen ang mga pagkain at nagdesisyon na initin ang mga iyon. Sa katunayan ay nakaramdam siya ng tuwa sa effort ng lalaki pero ay hindi niya ipinapahalata sa kasamang ginang. Kumain siya matapos initin ang mga pagkain. Pagkatapos niyang kumain ay kinausap siya ni Mrs. Anderson. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero gusto ko sanang humingi ng tawad, Gretchen, iha. Nagpadalos-dalos ako sa lahat. And I don't even have an idea about my son's sight. Kung alam ko lang yon, ay hindi ka sana naririto ngayon. I'm really sorry. Wag po kayo humingi ng tawad. Oo, galit ako nung una pero habang tumatagal na kasama kong anak niyo bilang asawa niya, ay naisip ko na ang ginawa niyo ay parang blessing in disguise. Nakilala ko si Chase at nadama ko ang mahalin niya. Then, bakit ang sabi sa akin ng anak ko ay gusto mo makipaghiwalay sa kanya? Siguro po ay may ideya na kayo tungkol sa estado ng buhay ko. Si Chase po ay bilyonaryo
habang ako ay mahirap pa sa daga tapos walang matinong pamilya. Mahal ko na po siya, pero batid kong hindi po ako nararapat para kay Chase. Plus, may nagawa pong kasalanan si ate sa kanya. Hindi naman basihan ang estado ng buhay para malaman kung nararapat ka ba sa taong mahal mo. Oo, magkapatid kayo ni Eunice. Ngunit iha, mas gusto kita kaysa sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit tumatawag na sa akin si Chase upang ibalita lamang ang sayang na darama niya habang kasama kanya. At lubos kitang pinasasalamatan dahil doon. Ibinalik mo ang dating saya at ngiti sa kanya, Gretchen. Masaya po siya kapag kasama ako? Oo, sobrang saya niya. May kung anong humaplos sa puso ng dalaga dahil doon. Isa pa ay nakaramdam din siya ng guilt dahil pinagalitan niya si Chase noong nalaman niya ang katotohanan sa paningin nito. Hindi niya kasi alam na ganoon pala ang ginagawa ni Chase at wala siyang ideya na masaya pala sa piling niya ang lalaki. Ilang saglit pa ay biglang tumunog ang landline phone. Mabilis naman iyong sinagot ni Gretchen. Hello po, Anderson's Residence? Hello po, ito po ba ang asawa ni Mr. Chase Anderson? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya na nagpakaba sa dibdib ni Gretchen. Hindi niya batid kung bakit. Ako nga po, bakit? May problema po ba? This is Mario from Cruz General Hospital. Kasulukuyan pong nasa operating room si Mr. Anderson dahil nasangkot siya sa isang aksidente kani-kanina lang. Ang narinig ni Gretchen ay biglang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Labis ang kanyang gulat na pati ang telepono ay sumabay sa kanya sa pagbagsak. Ikinawindang naman niyo ni Mrs. Anderson. Mabilis itong lumapit sa manugang at kinabahan nang makita ang luha nito. Bakit iha? Sino yon? Ano nangyari? Madam, si Chase po. Na-aksidente raw at nasa operating room. Natatakot po ako. Hindi ko po kaya kung iiwan niya ako. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na okay na ako at itutuloy namin ang pagiging mag-asawa namin. Nagtungo agad si Gretchen at Mrs. Anderson sa nasabing ospital. Medyo may kalayuan nga lang iyon sa kinatitirikan ng mansyon, kaya naman natagalan sila. Mabilis pa sa alas 4 na bumaba ng kotse ang umiiyak na si Gretchen pagkarating nila. Diretso siya sa loob at nagtanong sa nakatokang nurse sa receiving area. Inahanap ko po si Chase Anderson. Asawa niya po ako. Ang sabi po ay nasa operating room siya. Pwede po bang malaman kung saan floor yun? Wait po, ma'am. Mabilis na nagtipa sa computer ang nurse at nahalata agad ni Gretchen ang pagkabigla sa itsura nito matapos i-check ang pangalan ni Chase. Ano? Sabihin mo na agad kung nasa ng asawa ko at pupuntahan ko. Sorry, Mrs. Nailipat na po sa morgue ang bangkay ng asawa niyo, ma'am. Sa second floor po iyon. I'm sorry for your loss, ma'am. Sa narinig ay biglang nagdilim ang paningin ni Gretchen. Nagising na lamang siya na nasa isang silid na. Kasama niya ang kanyang lumuluhang bayanan. Mabilis siyang bumangon at nagsimula na ring lumuha. Pupuntahan ko po si Chase. Ayos lang siya, hindi ba? Hindi niya ako iiwan. Aayusin pa namin ang lahat. Hindi niya ako pwedeng iwan. Payag na nga akong ayusin namin ang kasal namin eh. Bakit ganito? Umiiyak si Gretchen habang sinasabi ang mga iyon. I'm so sorry, iha. Hindi raw nakayanan ni Chase ang malaking sugat niya sa ulo. He's gone. My baby is gone. Nilukob na naman ang matinding kirot sa puso si Gretchen. Hindi totoo yan. Dalhin niyo ako sa kanya. Maniniwala lamang ako kung makikita ko siya. Dinala naman siya ni Mrs. Anderson sa morgue ng ospital. Nanginginig na pumasok si Gretchen sa malamig na silid na iyon at halos mawalan siya ng hininga noong bumungad sa kanya ang isang bangkay na natatabunan ng puting tela. Kapag kuway iniwan na rin siya ng ginang doon. Humahagulgol siyang lumapit sa bangkay at nanginginig ang mga kamay na inalis ang tela. Ang kanyang hagulgol ay naging malakas na pag-iyak nang bumungad ang malamig na bangkay ng kanyang asawa. Hoy! Bumangon ka yan, Chase! Hindi ba natin naayos ang relasyon natin tapos mangiiwan ka? Anayaw mo!
Matapos kong malaman na masaya ka sa akin, ang iiwan mo ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede kasi hindi ko pa nasabi sa'yo na masaya rin ako sa piling mo. Masaya ako na akong naikasal sa'yo. Mahal kita, kaya bumangon ka na rin yan, Chase. Parang isang baso na ang nailuha ni Gretchen habang marahang pinupukpok ang dibdib ng bangkay ng asawa. Ilang saglit pa, habang umiiyak pa rin ang naghihinagpis na si Gretchen, ay idinilat ni Chase ang mga mata at napangiti sa nakitang ayos ng babaeng minamahal. Kinakailangan ko pa palang takutin ka para aminin sa akin na mahal mo rin ako, wifey. Biglang napahinto sa pag-iyak si Gretchen nang marinig ang tinig ng kanyang asawa. Nakita niya itong natatawang nakatingin sa kanya. Buhay na buhay. Chase, totoo ba ito? Namumulto ka na! Gretchen, hindi naman ako totoong patay. Joke lang yun. Joke? Ang akala mo ba'y nakakatawa yun? Muling umiyak si Gretchen na parang bata at pinagpapalaw ang asawa sa braso. Kasabot mo ba ang mama mo rito, ha? Mabilis na bumangon si Chase at naupo upang aluin at yakapin ang umiiyak na asawa. Matagal nitong inalo si Gretchen. Nang mahimasmasan ay saka lamang nagsalita si Chase. Sorry na, misis. At opo, kinasabot ko si mama at mga staff dito. Masyado kasi kitang mahal. Sira ulo ka. Tinakot mo pa ako't pinaiyak. Akala ko iiwan mo talaga ako, Chase. Hindi ko yun kakayanin. Hindi ko magagawa yun. Mahal na mahal kita, wifey. Pasensya na't pumasok sa isip ko ang kalokohan na magkunwaring patay. Gusto lang kitang mapaamin na mahal mo rin ako. Huwag mo nang uulitin yun, okay? Tinakot mo ko, hubby. Oo. Pangakong hindi na po mauulit. So okay na ba tayo? Umamin ka na eh. Oo, Chase. Mahal din kita. Natutunan kitang mahalin habang tumatagal ang pagsasama natin. Alam kong mali dahil ex ka ni ate at may atrasyo sa sayo. Pero hindi ko napigil ang puso ko na mahalin ka. Eunice is just the past, Gretchen. Hindi rin naman niya ako minahal. Kaya walang masama kung mahalin natin ang isa't isa. Oo nga at ex ko siya. Pero hindi hadlang yon para maging masaya tayo at magmahalan. Naglabas ng singsing si Chase mula sa ilalim ng buting tela na nakataklob dito kanina. Ikinasinghap iyon ni Gretchen at muli na namang lumandas ang luha sa mga mata niya. Ngayon ay luhang natutuwa na. Ano naman yun, Chase? Baka puro ka na naman kapilyuhan. Seryoso ito, wife. Gusto kitang pakasalan ulit. Gamit ang totoo mong pangalan. Wala nang halong pagkukunwari. Wala nang halong kasinungalingan. Gretchen Pablo, will you be my wife for the rest of my life? Seryoso at mapagmahal na tanong nito kay Gretchen. Mabilis na tumangu-tungo si Gretchen at pinahid ang mga luha. Oo naman, pakasal ako sa'yo, Chase. Makakatanggi pa ba ako? Binihag mo na ang puso ko. Malawak ang ngiti ni Chase habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Gretchen. Pinatakan pa nito ng halik ang kamay ni Gretchen bago ito tumayo at binuhat si Gretchen sabay ikot na ikinatili naman ang babae. I'm really the luckiest man alive, wifey. Masayang hiyaw ni Chase. Chase, ibaba mo na nga ako! Nangihilo ako! Mabilis namang ibinaba ni Chase si Gretchen at tinitigan bago hinalikan sa mga labi. Halik na puno ng pagmamahal. Matapos niyon ay biglang kumunot ang noo ni Gretchen nang mapansin ang ayos ni Chase. Napatili siya sa nakita. Chase, wala ka palang suot na damit? Tumawa ng malakas si Chase. Siyempre, misis ko. Para totoong-totoo ang acting ko kanina. Eh, magdamit ka na nga. Nakakahiya ang ayos mo. Baka may dumating dito na tao. Wala namang ibang tao rito. At saka nakita mo na naman ito. Gusto mo bang mag-explore dito? Tumahimik ka nga. Umiiral na naman ang kamanyakan mo. Sa'yo lang naman ako manyak, wifey. I love you. I love you too, Chase. Magdamit ka na muna bago maglambing dyan. Kakahiya, nakabold ka. Ako lang dapat ang makakakita niyan. Sinunod naman siya ni Chase.
Naroon lamang pala sa sulok ang gamit ito. Kinabukasan ay nagplano na sila sa magaganap sa muli nilang pagpapakasal. Nagsimula na nga ang pahina ng pagmamahalan ni na Chase at Gretchen na wala ng bahid ng kahit anong pagkukunwari. Sa pagdaan ng mga panahon, mas lalo pang minahal ni Chase at Gretchen ang isa't isa. Maayos din ang pakikitungo ng pamilya ni Chase kay Gretchen. Nakilala na rin ni Chase ang ama at ina ni Gretchen, pati ang mga kapatid niya sa bawat pamilya ng kanyang mga magulang. Minsan ay nakontak ni Gretchen ang ate Eunice niya. Humingi ito ng tawad sa kanila ni Chase. Naagad din namang naibigay ng mag-asawa. Humingi rin ng tawad si Gretchen sa kapatid dahil minahal niya si Chase. Wala namang tutulong si Eunice sa kanila dahil may mahal itong iba at namumuhay na ng masaya sa isang malayong lugar. Masaya pa nga si Eunice para kay Chase dahil natagpuan na ng lalaki ang totoong pagmamahal kay Gretchen. Nabawasan na rin ang guilt nito sa ginawa kay Chase at Gretchen. Mula noon ay hindi na nila muli pang nakausap si Eunice na hinayaan na lamang nila. Dahil ang mahalaga naman ay nalaman nilang nasa mabuti itong kalagayan sa piling ni Marcus. Ang mga naganap sa buhay ni Gretchen at Chase ay nagsilbing rason kung bakit sila nagtagal at makalipas ng 8 taon ay malapit nang maabot ang pangarap nila na magkaroon ng 6 na anak. Sa susunod na buwan ay may 6 na frame na tayo dito sa bahay, hubby. Wika ni Gretchen habang hinihimas-himas ang maumbok niyang tiyan. Nakayakap naman sa kanyang likuran si Chase. Nakatitig sila sa 5 family picture frame at bawat frame ay nadadagdagan sila ng 1 miyembro sa pamilya. Yeah, malapit nang lumabas ang 6 na baby natin. Thank you for letting me achieve my dream baby's wifey. Last na to. Siguraduhin mo lang na ito na talagang panghuli, Chase, ha? Natawa si Chase sa sinabi ng asawa. Opo, maraming salamat talaga, wifey. Mahal na mahal kita at ng mga anak natin. Sabay halik nito sa pisngi ni Gretchen. Habang nasa ganoon silang posisyon, ay naglapitan sa kanila ang nagtatawa ng 5 maliliit na bata. Ang mga anak nila na napaka-cute at smart. Nakangiting sinalubong ng mag-asawa ang mga ito at isa-isang niyakap at hinaggan. Walang pagsidla ng kaligayahan nila sa oras na iyon. Masasabi ni Gretchen at Chase na wala na silang mahihiling pa dahil nasa kanila na naman ang lahat. Hindi nila inaasahan na makikilala nila ang isa't isa at ikakasal sila nang hindi sinasadya noon. Pero ang hindi alam ni Chase ay ang unexpected bride pala niya ay magiging dahilan para magkaroon siya ng masayang pamilya. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.